Ready first turtle. Mm-hmm. At nauna pa nga dito. This time around. Kaso nga lang papunta to sa kabilang parte kaya nga naman. If you're gonna look at the two junglers that we have in this game, parehas, wala nang Demon Slayer. Ito yung pagalingan talaga maglaro ng assassin. Binigyan agad si Chakno, pero may untok naman. Hindi nga lang sila aabot doon mismo sa pagong. Masesecure to ng Echo Line. May forsaken something yung kay, ano eh. Iba yung story nila. Ano, pero nandun sila sa same universe, syempre. At uy, ngayon sisimulan na ang Purple Bomb. May mananakap ditong isa. Ang ganda ng pa. Follow-up na ginagawa ng Echo! Yung sipa tapos langoy! Kasi ang rising dito is, yes, meron siyang high burst damage, yung DPS, pero ganun ka pong the ultimate. Mag-isang tumawid. Ayaw magpalaro. Ayaw, tuloy-tuloy, pero mukhang makakapag-sword out naman si Sanji, papasok din, at si Yami naman, hindi talaga tumatapos! Lahat ang pwedeng sipahin ay sisipahin ko! Hindi pwedeng nag-conceal play na sila, mapapabagsak Scarlet Easy, pero andito na nga yung bawi, nanakap ng isa, nakashot si Bay, pero si Reggio ay buhay pa rin, kaso nga lang si Ryzen ang naging ang missile port. Oh no, Chakno, pero hindi na ito sapat, hindi sapat ang pagprotekta ni Chakno upang makatakas pa siya doon, may untok, tinamaan nga, ito max with a reward manipulation, agad na makakancel, may langoy, may sipa, may... Binibigyan ng
tsansa ang Omega na makahinga kanina pa. Isa-isang nahanap ang mga taga-barangay at mukhang isasakyan pa ni Benny Cutie. Apat ang namatay para sa Spider. Si Chato nakatakas doon sa Langoy pero may reward manipulation. Dedepensa sila. Oh, ganda ng damage dito ang ibinibigay. Oh, no! Eto, natatakan na mag-base lock. Get up! Kakayanin pa nga ba? Echo Express takes a sweep against the barangay. No mercy from the Orcas. Oh my God! Minika! Story sa Echo map and it's just Echo getting the red first turn. Mm-hmm. At nauna pa nga dito ng isang flicker si Yawi para mahuli si SDZYZ pero hindi enough yung damage dito ng Echo. Parang take down siya pero may flicker, ghost stampede, may ghost burster spot. Yung approach na ginagawa nila, taking control of the timers, naukuha nila yung mga sarili nilang objective pero nang gagangster din in the same way. Umaatake twin na naman. Magandang sipa mula kay Yawi, si Bentix sa tamahan pero mapipilitang gamitin ang ultimate upang matakas pero hindi siya magiging successful. May hatak mula kay Sanji. Nagulat dito si Yasuo at hindi niya in-expect. Carl TZ may natutuloy sa Daytona's Welcome. Phantom Execution ang gagamitin pero babalik si Keg Salman. Carl? With the black shoes, medyo delix ang sitwasyon. Wala na kayong pantakas at aabutan pa nga ng tusok play ni SDZYZ. Pero mababangga, Benny Cutie with the play. Andito na yung bagyo. Hinihit lang silang lahat. 2v1 situation pero si Sanji ang sasalba. Sanji. Kamot, hindi ka na makapot si Kram, but... And at this point, it's just Echo chasing Bentings this time around. Kaso nga lang, papunta to sa kabilang parte. Kaya nga naman, hindi na siya makakauwi, pre. Ginamit niya na lang dito yung pang-untog, pero wala siyang kasama. So that will kill yung TNC in return. Habang nabasag na yung dalawang inhibitor current, meron pang isa sa taas. Pero maaari na tapusin to ng Echo kung wala makalabas. Nabagad ang sipa. Hatid ka muna dito. Ali yung play coming in from Yawi. Meron silang enough minions. Pero si Ground naman ang delipensa. Nandito sa may bandang harapan. Yasuo sa may bandang likuran. Pero napakasakit na ni Sanji na atak pa. Si Yasuo with a flicker. Pero mukhang kaya pa nilang depensahan. Nabagad na ng clear wave potential. Demonic Force! Sandboard! Sandford! Ano? Napaka-anticlimactic nung ginawa dito ng Echo. Akala natin kaya pang depensahan. Pero ibang klase ang ginawa dito ng mga Orcas. One good placement of the Astaroth's Eye. Yun lang ang kailangan. Dalawang member ng side dito ng TNC ang pumutok sa damage output and naririnig yun naman, sumigaw ang